internet na update po ngayon sa social media, mga ka-aldab. Ito po yung pinaka-latest, mga ka-aldab, na pag-uusapan na naman po natin. Although maraming nag-react, maraming komento, ano mo Mr. Destiny, mag-move on na kayo. Tanggapin nyo na lang yung katotohanan na, kumbaga, si Mengay at si Mr. Spotted ay engaged na. Yan po yung lagi nilang binabato. Yan po yung lagi nilang sinasabi. Para lang po sa kaalaman ninyo, maraming magre-react kasi, Mr. Destiny, dapat pinapaliwanag mo rin sa mga mami, sa mga titas na ganyan. Alam nyo mga kaldab, wala naman po kasi talaga naniniwala sa sarsuela eh. Kasi kung may totoo po o may katotohanan po yan, hindi mo na kailangan pang mag-edit. Hindi mo na kailangan gumawa pa ng mga edited o mga fake news. Di po ba? Kasi normal na lang po kung may relasyon yung dalawa eh. Nakikita po sa isa't isa, mga kaldab. Pero ako, mga kaldab, may mga bagay-bagay po na mahirap magsalita, mahirap magkomento, especially kapag ang pinag-uusapan nga po natin ang real life couple. Di po ba? Bakit kailangan pa pong mag-edit? Bakit kailangan pang gumawa ng mga edited video, edited picture? Di po ba? Kung nakikita naman po natin na talagang imposible naman po na ibigay yung mga ganyang ganyang mga balibalita. Di po ba? Ako bilang true-blooded Aldab Nation, gusto ko lang po maging updated po kayo. Gusto ko lang maging kaganapan po lahat ng mga nababalitaan po natin. Di po ba? Ganun lang naman po kasimple. Lalo na po pag ang pinag-uusapan yung dalawa. Di po ba? Kapansin-pansin nyo naman po mga kaldab yung mga post ni Mengay. Unang-una yung damit niya na weekend dog. Common sense na lang po sa mga hindi po nakagets ng pinupunto niya na halatang-halatang susunod nga po siya ngayong weekend. Di po ba? At eto pa po yung binalita sa 24 oras. Hindi po ba kayo nagtataka? O nagdududa? Matagal na yan Mr. Destiny yung gaming ni Richard Polkerson na pagpuproduce. Di po ba? Bakit ngayon lang po binalita? Late post na naman po sila. Yan po yung sinasabi ko mga kaalda. Bakit nga po ba laging late post sila pag nagbibigay? Bakit hindi po sila makapagbigay ng eksakto? Yung tipong mainit-init pa lang pinag-uusapan na. Hindi po eh. Di po ba? Tapos na nga po yung ano, nakapag-register na po yung iba. Saka lang po nila binalita. Pero hindi pa po nila sinabi na may kalahating milyon pa premyo. Di po ba? Parang baliwala po sa una sa GMA. Siguro, mga kalda, biniisip nila, baka hindi kasi mag-click yan, huwag muna natin ibalita. Ito yung pinaka, ano eh, yung napakamagaling na taktika. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi sila nangunguna. Lalo na po sa pagbibigay ng update kay Richard Polkerson. Alam po kasi nila itong magte-trending. Kapag nag-trending na po, dun lang po sila pumapasok. Di po ba? Pero halatang halata ng late na talaga. Di po ba? Tapos itong birthday celebration ni Alden, binigyan siya ng birthday. Common sense na lang, matagal pa po, matagal na po 'yan. Pero bakit ngayon lang ipinopost? Ito sigurado may basbas ni Alden 'to eh. Kumbaga siguro yung ginagawa 'yan, huwag niyo munang i-post 'yan kasi pupunta ako ng Japan. Baka i-post nyo na lang yan kapag mga 3 o 4 days na ako sa Japan para may post kayo. Kasi hahanapin tayo ng mga fans, hahanapin tayo ng mga sumusubaybay sa atin pagdating sa social media. Siguro yun ang isa sa nagiging rason at dahilan, mga kaaldab, kung bakit nga po may mga ganong kaganapan. Ako, sabi ko nga po sa inyo, kampante lang po tayo eh, maging matatag, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan natin etong ang real life couple. Di po ba? Pero chill-chill lang tayo mga kaldab, yun lang naman po yung importante, yun lang naman po yung maganda, lalong-lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan ang real life couple. Kahit anong pong sabihin nila, kahit ano po yung kumbaga ipunto nila, okay lang yan. At least kumbaga updated po tayo, at least lahat ng mga kaganapan 101%. Di po ba? Kumbaga alam na alam po ninyo. Kaya huwag na po kayong magduda, magtaka.
kung bakit nga po si Mengay eh talagang kumbaga nakakagulat sa mga ginagawa niya. Kaya wag doon po sa mga nagpapakalat ng mga fake news. Natatawa na lang po ako eh. Pero syempre mga kalda, wala po tayo sa posisyon para ipilit yan. Wala po tayo sa posisyon para kumbinsihin, pilitin na kumbaga tayo po yung paniga ng mga netizen. Basta lang sa atin mga kalda, mapapaisip lang natin sila, bakit ganyan, bakit late post lagi, wala bang bago, wala bang late, wala bang pinaka fresh na fresh, wala eh. Hindi po ba, at asan si Mengay ngayon, bakit ganun lang yung mga post, bakit wala man lang video, hindi po ba, bakit pinapakalat yan ni Ibyang. Totoo naman po, sa totoo lang, ang makikinabang po rito si Mr. Spotted mga kaldab. Alam nyo naman po na may bago po siyang pelikula. Alam nyo naman po na kailangan niya po itong gawin para mag-promote. Di po ba? Para gamitin si Mengay, para pag-usapan sa social media at mabalin yung attention sa kanila. Kasi kung si Ibyang lang po ang papasok, normal lang po na itatanong sa kanila kung ano nga po ba talaga ang magangyari, kung kailan ang kasal ni Rhea, buntis na nga po ito, hindi po pwedeng mauna si Mr. Spotted. Yan ang talagang matatawa ka. Di po ba? Kaya malabong malabo po mga kaldab yung mga sinasabing lang, no, 2023 na, ikakasal na si Mr. Spotted at si Mengay. Tignan na lang po natin mga kaldab. Di po ba? Mahirap akong magsalita ng ganito, ganyan. Alam nyo naman po na lagi tayong binabantayan. Alam nyo naman po, lagi tayong kumbaga inaabangan sa mga update natin, hinahanapan po tayo ng mali, hinahanapan po tayo ng hindi kaaya-aya. Gusto po kasi nila, sila yung bida, sila yung trending, pero okay lang yan, normal lang po yan. Di po ba, basta ang pinaka maganda rito, eh lagi po kayong updated. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinakasariwang update, e tutok lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, pagkatapos mong panoorin. Salamat po sa panonood at pakikinig.